What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Kumusta, Sir Creep? Ako nga pala si Jen. Solid listener mo na ako mula pa nung lockdown. Nahook ako sa kwento mong Patient Zero. Kaya mula noon ay lagi na ako nakaabang sa mga uploads mo. Siya nga pala, ang kwentong ito ay karanasan mismo ng lolo ko. Please lang po, huwag niyo na pong banggitin ang tunay kong pangalan. Ang totoo niyan, ipinasulat lang sa akin ni Lolo ang istoryang ito. Kayo na lang po ang bahalang mag-arrange. Tagapakinig mo rin pala si Lolo. Sa tuwing naglalaba kasi ako, ay gumagamit ako ng Bluetooth speaker. Kaya madalas din siyang nakakapakinig sa'yo. Hanggang sa nahook na rin siya sa mga kwento mo. Anyway, narito po ang kwento niya. Ako si Jimmy, 62 taon. At ito, ang aking kwento. Senior na po ako. Pero sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng kaganapan na matatawag kong pinakamalagim na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko po tunay na pangalan ang inilagay ko dito. Laking Maynila po ako, Tondo to be exact. Nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan noong late 70s pa nang magkayayaan ng mga tropa sa isang bakasyon. May barkada ako noon na itago na lang natin sa pangalang Alex. Anak mayaman ito at masasabi kong laki sa layaw. Sakit din sa ulo ng mga guro ang kaibigan kong yon. Graduating na kami ng high school ng mga panahon na yon. Pero dahil sa big time siya, ay meron na agad siyang sariling kotse sa tuwing pumapasok sa aming paaralan. Public lang yung school namin, kaya siya lang talaga ang estudyanteng mayroong sasakyan. Doon talaga siya nag-enroll kasi boring daw sa private. Maarte daw ang mga tao at mataas pa ang mga standards. Pag sa public daw, nagagawa niya ang mga gusto niya. Tapos kapag may problema siya sa mga guro, ay dinadaan niya na lang sa mga pakimkim. Suhol in short. Sa totoo lang, masarap talaga kasama tong si Alex kasi madalas akong ilibre. Although may baon naman ako palagi, ay madalas hindi ko na nababawasan yon. Minsan pa nga ay nagtitrip ito. Siyempre, kasama niya ako. Mula Tondo ay bibiyahe kami hanggang Calamba, Laguna para lang mag-beer house. Medyo chickboy din kasi ito si Loco at may kinahuhumalingan siyang babae sa lugar na yon. Minsan nga, habang nasa expressway kami ay ako na muna ang pagmamanehuhin niya. Lalo na kapag lasing na siya. Ako naman, kahit wala pang lisensya, go lang. Wala dala ng kabataan. Kaya natural lang na adventurero kami. Nagulat pa ako minsan nang bigla na lamang itong lumabas ng bintana at gumapang sa hood ng sasakyan habang mabilis ang pagpapaandar ko. May hawak pa itong bote ng beer at nagsisisigaw. Noong mga time kasi na yon, wala pa namang CCTV na pwede kaming mag-viral. Isa pa, madalang lang ang police visibility noon at hindi pa ganun karami ang sasakyan, lalo na pag dis oras na ng gabi. Grabe kami kung mag-trip dati, kakaiba talaga. Masasabi kong matindi pa rin kami noon kumpara sa mga kabataan ngayon. Isang araw, habang bakasyon, ay naisipang magyayan itong si Alex sa isang long drive. Bakasyon na din, kumbaga. Nagtanong pa nga ito kung saan ang probinsya namin. Baka daw kasi pwede kami doon. Sabi ko naman, purong Manilenyo kami. Kaya wala rin talaga akong probinsyang mauuwian. Sa totoo lang, meron naman talaga sa bandang Visayas, sa side ng nanay ko.
Pero hindi ko naman masyadong ka-close ang mga kamag-anak namin doon. At niminsan, hindi pa ako nagawi doon. Namamangha talaga ako kapag nagagawi ako sa mga liblib na probinsya. Hindi kasi ako nasanay sa mga ganong lugar mula ng pagkabata. Lumaki kasi ako sa maingay na syudad. Excited akong nag-impake ng damit at kinabukasan nga ay sinundo ako nila Alex sa may labasan. Nagulat pa ako kasi van ang dala nito. Yun daw talaga ang ginamit niya para magkasya kami. Mas okay na daw yon kahit na may kalumaan na ito. Nang buksan ko ang pintuan ay mas lalo ako nagulat nang tumambad sa akin ang tatlong naggagandahang kababaihan. Kasama din pala ang isa naming tropa na si Tinoy. Sa totoo lang, nahiya talaga ako. Medyo torpe talaga kasi ako nun. Tapos dun pa ako pinaupo sa tabi ng isang magandang babae. Ana daw ang pangalan niya. Inaamin ko, malakas ang dating sa akin ng dalaga. Ang siste pa nga nun ay parang siya pa ang binata. In short, medyo palabantong si Ana. Nalaman ko din na ang dalawa pang babaeng kasama namin ay chicks ni Alex at Tinoy. Kumbaga sinet talaga nila na tatlo kaming lalaki at tatlo din ang kasama naming babae. Ewan ko kung saan nila nakilala ang mga ito. Ngayon ko lang kasi sila nakita. Nang titigan ko si Alex ay parang sumagot na ito sa gusto kong itanong. Ngumiti ng nakakaloko si Ungas at alam ko na ang ibig sabihin nun. Adventure ang kakaharapin namin at syempre magiging cool yun kasi may mga chicks na kasama. Maya maya pa ay tinahak na namin ang daan patungong Southern Luzon. Magbabakasyon daw kami sa loob ng 3 araw. Kung saan ang lugar na yon ay hindi ko na lang sasabihin. Basta tabing dagat daw yung pupuntahan namin. Makalipas ang halos kalahating araw ng biyahe ay narating na namin ang isang lugar. Namangha talaga ako kasi may bundok doon na kung tititigan mo ay parang ulo ng buhaya. Nakaka-amaze talaga. Sobrang liblib ng dinaanan namin. Ang buong akala ko pa nga ay wala nang katapusan yon. Pero namangha na lang ako nang makalagpas na kami sa kasukalan. Tumambad kasi sa paningin namin ang isang napakagandang beach. Masasabi kong virgin pa ito dahil bukod sa isang bahay lang ang natanaw ko sa tabing dagat ay wala nang ibang tao kaming nakikita maliban na lang sa iilang bangka na dumadaan at nangingisda. Ayon kay Alex, si Mildred daw ang nagsuggest ng lugar na yon, yung partner niyang babae. Yung isa naman, Maribet ang pangalan, yung jowa ni Tinoy. Siyempre, pagdating namin doon, ay nag-asigaso agad kami ng makakain. Ako ang nag-ihaw ng barbecue, habang ang tatlong babae naman ang nag-asigaso ng iba pa naming pagkain. Pero ang dalawang damuho ay nagsimula na agad uminom. Hindi naman sa pagmamayabang, pero itong si Ana, lapit ng lapit sa akin. Agresibo talaga ang babaeng yon. Napansin ko pa nga ang pagsulyap sa akin ni Alex na tila nang aasar. Tukayin ko na daw ang palay. Lumalapit na nga tapos papatay-patay pa ako. Sa totoo lang, gusto ko na din talaga ang mga nangyayari. Kaso medyo nangingibabaw pa rin ang hiya ko. Ewan, ganun na talaga kasi ako dati pa. Sadyang hindi ako sanay pagdating sa chicks. Pero sa gulpihan sa school, nangunguna talaga kami ni Alex. In short, mga basagulero din talaga kami. Matapos namin maghapunan, ay nag-umpisa na nga rin akong uminom. Si Alex at Tinoy naman ay sanay na sanay sa alak kasi parang wala pa silang tama. Panay pa rin ang pagpapatugtog nito ng gitara habang ang iba naman ay nagkakantahan. Nagkakasiyahan kami ng mga oras na yon nang biglang napaiktad ng tayo ang tatlong babae. May sumulpot kasing dalawang bata sa gilid namin. Nakakagulat naman talaga. Maski ako ay kinabahan din. Medyo weirdo kasi ang datingan ng mga batang yon. Nasa edad 8 at 10. Isang batang babae at isang batang lalaki. Nakakaloko talaga
ang mga ngiti ng mga paslit na yon. Sinubukan na itong abutan ni Alex ng barbecue. Kaagad naman yung hinablot ng dalawang bata at tila patay gutom na nilantakan ang mga yon. Kawawa naman itong mga batang to, ah. Gutom na gutom. Gusto nyo ng kanin? Sambit ni Tinoy. Imbis na sumagot ay itinuro ng mga bata ang mga barbecue na nakalapag sa gitna ng pinagiinuman namin. Wow, sosyal ah. Mukhang hindi sila nakain ng kanin. Sambit ni Maribet at saka sila nagtawanan. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko ang mga bata. Tinanong ko sila kung saan sila nauwi. Hindi pa rin nagsasalita ang mga ito. Bagkos ay tinuro lang nila ang isang kubo. Miyembro pala sila ng pamilyang nakatira sa kubo na natatanaw namin sa di kalayuan. Maya-maya pa ay may narinig kaming tinig ng isang matandang babae. Sa wari ko ay lola siya ng mga bata. Tinatawag na nito ang mga paslit. Magandang gabi po, lola. Apo niyo po ba sila? Tama. Mga apo ko nga ang mga batang ito. Nais kong humingi ng paumanhin kung nakaistorbo man sila sa inyo. Sa nakikita ko ay mukhang mga dayo kayo sa lugar na ito. Oo, lola. Taga Maynila po kami. Kayo ho ba? Kayo po ba yung may-ari ng baybayin ito? Pasensya na ho ah, kung nakaistorbo din kami. Wika ni Alex. Ang totoo niyan ay wala namang nagmamay-ari ng lugar na ito, kaya't malaya kayong makakapaligo. Ngunit nais ko lamang kayong paalalahanan. Mag-iingat kayo sa lugar na ito. Bakit, lola? Ano bang meron sa lugar na ito? May maligno po ba dito? Multo? Aswang? Pabirong wika ni Maribet na agad namang kinurot ni Ana sa tagiliran. Maraming mababangis na hayop sa lugar na ito. At ang dagat ay hindi natin sigurado kung ano ang nilalaman. Bueno, mag-ingat na lamang kayo mga ihot iha. Kung may problema, ay naroroon lamang ang aming kubo. Huwag kayong mahihiyang lumapit. Maraming salamat po, lola. Mag-iingat din po kayo. Nagpatuloy kami sa ginagawa naming kasiyahan. Sa totoo lang, nakarami na kami ng alak. Medyo tinatamaan na din talaga ako. Sa tuwing nahihilo na kami, ay sabay-sabay kami nagtatampisaw sa dagat. Tapos nun, tagay ulit. Maya-maya pa, ay kami na lang ang naiwan ni Ana sa pwesto namin. Naglalanguyan pa rin sila Alex at Tinoy, kasama sina Maribet at Mildred. Nang mga oras na yon, medyo malapit na ang katawan namin sa isa't isa. Humilig si Ana sa balikat ko. Ako naman tuwang-tuwa kasi nakaka-chancing na ako. At mga halikan ko na nga siya nang biglang maudlot ang masayang tagpong yon. Sabay pa kaming napabalikwas ng bango ni Ana. Nang matanaw namin, ang dalawang nilalang na unti-unting lumalapit sa amin galing sa madilim na kakahuyan. Sobrang pangit ng mga mukha nila, parang mga halimaw na hindi maintindihan ang uri. Kaagad na nagtago si Ana sa likod ko habang gimbal na nagsisisigaw. Sa totoo lang, nakadama na rin ako ng takot ng mga sandaling yon. Pero syempre, hindi ko pinahalata yon. Kaagad kong tinampot ang isang nagbabagang kahoy mula sa bonfire na ginawa ko at buong tapang kong iniamba tungo sa dalawang halimaw na yon. Ngunit laking pagtataka ko nang bigla na lamang napahiga ang dalawang halimaw habang sapo-sapo ang kanilang mga tiyan. Anak ng napagtripan ako ng dalawang bugok. Si Alex at Tinoy pala ang mga yon, nagsuot lang ng pangit na maskara. Kasunod nun, ang paghalakak din nila Maribet at Mildred. Si Ana naman ay patuloy pa rin nanginginig sa takot. Putya naman pare, hindi magandang biro yan. Tignan nyo si Ana oh, nanginginig pa rin sa takot. Sorry na Ana, si Alex ang may pakanani to eh. Anong ako, ikaw kaya yun? Sa totoo lang,
Nabwisit talaga ako sa dalawang kumag at halos mapikon ako sa ginawa nilang pananakot. Isa pa, naudlod din kasi ang mainit sanang tagpo kanina. Ni hindi muna nila pinatapos ang magaganap sanang halikan namin ni Ana. Panira talaga ng moment. Asar. Maya-maya pa ay napatulala kami ni Ana nang may napansin kaming dalawang lalaki na naglalakad sa di kalayuan habang matamang nakatitig sa amin. Nung una ay pinagtawanan ulit kami nila Alex. Akala siguro nila bumabawi lang kami para takutin din sila. Pero nang lingunin nila ang kanilang likuran ay halatang nagulat din ang mga kumag at kinabahan. Nakita din kasi nila ang dalawang weirdong lalaki na naglalakad sa di kalayuan. May bitbit ang mga ito na kung ano. Basta, parang mga mangingisda sila. Patungo ang dalawa sa kubo ng matanda. Nagmistulang may dumaan na anghel dahil sa katahimikang nangibabaw. Ang weirdo na mga yun ah. Nakatitig pa talaga sa atin. Huwag lang sila magkakamali kung ayaw nilang maputukan. Tara na, ituloy na natin ang inuman. Tulad kanina ay nagpatuloy kami sa ginagawa naming kasiyahan. At nang sumapit na ang madaling araw ay nagkanya-kanya na kaming latag ng aming mga tent. Si Ana ay nakatulog na habang ang apat naman ay nawala na sa paningin ko. Wala sila sa mga tent nila. Malamang ay gumagawa na ng milagro sa kung saan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Pero nahirapan din talaga ako makatulog. Pinagmasdan ko ang natutulog na si Ana. Sa totoo lang, gustong gusto ko na siyang papakin ng mga oras na yon. Pero syempre, ayoko naman ng ganon. Hindi talaga ako sanay sa babae at hindi pa ako nagkakaroon ng nobya ng mga panahon na yon. Naisip ko kasi baka bigla na lang siya magising at sampalin ako kung bigla ko na lang siyang halikan. Maya-maya pa ay wala na ako nagawa kundi tabihan na lang siya sa pagtulog. Sa totoo lang, nagsisisi ako sa tuwing naaalala ko ang mga sandali na yon. Bata pa kasi ako that time, kaya hindi pa talaga ako agresibo. Eh kung medyo maedad na ako that time, alam na. Kinabukasan ay tirik na ang araw nang magising ako kasi nakaramdam na ako ng pagkaihi. Pinagmasdan ko ang natutulog na si Ana. Kahit pala sa umaga at may hangover, eh talaga maitsura ang gaga. Pupungas-pungas ako lumakad patungo sa kakahuyan at doon ay umihi na nga ako. Matapos nun ay nalapitan ko ang tent nila Alex. Putya, nagulat pa ako kasi nakabukas ng bahagya yon at nakapantit brief lang ang dalawa. Tulo-laway pa nga si Alex kaya hindi ko na muna inistorbo ang mahimbing na pagtulog nila. Sunod kong nilapitan ang tent nila Tinoy. Si Maribit lang ang nakita ko nakahilata doon. Nasa na kaya ang kumag na si Tinoy? Nakapaghanda na ako ng almusal nang isa-isang bumangon ang mga kasamahan ko. Lahat sila ay iisa ang tanong. Nasaan na si Tinoy? Wala naman ako maisagot sa kanila kasi pagising ko eh wala na talaga ang kumag. Hanggang sa umabot na ang tanghalian ay wala pa rin si Loco. Pare, wala namang istiran. Baka naman nagjo-joke lang kayo. Nasaan na ba kasi si Tinoy? Tulad ng sinabi ko kanina, Lex, pagising ko, wala na si Tinoy. Hindi kami nang iistir. Teka, di ba si Maribet ang huli niyang kasama? Oo, magkasama nga kami kagabi. Pero matapos namin maglakad-lakad, natulog na rin kami sa tent. Pagkagising ko kanina, wala na siya sa tabi ko eh. Saan naman kaya nagpunta ang ungas na yon? Baka naman siya lang dyan sa kakahuyan. Dapit hapon na, pero hindi pa rin namin makita si Tinoy. Naghiwa-hiwalay kami sa paghahanap sa kanya. Nagtungo pa nga kami sa kakahuyan, pero bigo kami. No choice na, kahit napilitan na kaming puntahan ang nag-iisang kubo sa tabing dagat. Yan nga ba ang sinasabi ko? Mga kabataang to, siya, mas mabuti pa nga humingi na kayo ng tulong sa otoridad. Baka kung napano ng kasama nyo.
ang mabuti pa siguro ay dumito na muna kayo sa aming tahanan. Mas makakabuti na lisanin nyo na ang lugar na ito. Maraming misteryo nangyayari sa lugar na ito ang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Medyo nagulat pa kami sa pagsulpot ng isang may kaidarang lalaki. Tama, siya nga yung nakita namin na naglalakad sa tabing dagat kagabi. At naroon din ang isa pang lalaking kasama niya na halos kaedad lang namin. Malamang anak niya yon. Eh Manong, hindi naman po kami pwedeng umalis dito na hindi namin kasama ang kaibigan namin. Hindi na dapat kayo nagpunta sa lugar na ito. Marami na ang napahamak dito. Pasimple kong hinatak si Alex at kinausap ko siya. Pre, hindi ko gusto ang galaw ng mga tao dito. Hindi kaya may kinalaman sila sa pagkawala ni Tinoy? Mismo Chong, nakakapanghinala nga yung mga titig nila eh. Hindi kaya aswang ang mga taong to? Puro ka naman kalokohan eh. Teka, saan mo ba nakilala yung babaeng kasama natin? Eh di ba ang sabi mo, yung chika bebe mo ang nagturo sa lugar na to? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yan? Ano ka ba? Okay ang mga yan. Nakita mo naman ang babait, di ba? Oo nga't sa beer house ko lang sila nakilala. Pero mukhang okay naman eh. Sa puntong yon ay nakapagdesisyon na kami na i-report na nga lang sa kayo na uukulan ang pagkawala ng kasama naming si Tinoy. Si Alex at Mildred ang umalis at naiwang kaming tatlo nila Maribet at Ann sa kubo ni Lola Banang. Baka kasi biglang bumalik si Tinoy, mas okay na rin na meron siyang madatnan ng mga kasama niya. Nung una nga ay ayaw pa magpaiwan ng dalawang babae dahil nag-uumpisa na silang makadama ng takot. Pero sa huli ay wala rin naman silang nagawa. Pinakalma ko na lang sila at sinabihan na huwag ihiwalay sa tabi ko. Nagsiga na lang kami sa tabing dagat at nagkwentuhan. Nang mga oras na yon ay feeling pogi talaga ako. Dalawang chicks ba naman ang kasama ko? Tapos yung isa ay nakalingkis na sa akin. Ewan, hindi naman kami, pero parang gano'n na nga. Napansin ko tuloy na medyo nalungkot si Maribet dahil wala nga siyang kapartner. Ang ibig ko sabihin ay nawawala ang jowa-jowaan niyang si Tinoy. Iniisip ko pa nga ng mga oras na yon kung papaano ba ako makaka-score kay Ann. Eh hindi naman namin pwedeng iwan ang kasama naming si Maribet. Sa ikalawang pagkakataon ay bigo pa rin talaga ako. Maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang biglang sumulpot si Alex sa aming harapan. Lulugo-lugo ito at halatang pagod na pagod. Opre, anong nangyari sa lakad nyo? May kasama na ba kayong mga pulis? Alex, nasan si Mildred? Bakit ikaw lang mag-isa? Ano? Ibig sabihin wala siya dito? Oh, eh di ba kayo magkasama? Teka, don't tell me guys na pati si Mildred ay nawawala na rin. Eh, kasi kanina, nasiraan kami sa daan. Biglang tumirik yung van eh. Tapos sinubukan kong ayusin yon. Pero maya-maya, paglingong ko, wala na si Mildred. Akala ko nga bumalik dito eh. Jimmy, umalis na tayo sa lugar na to. Natatakot na ako. Relax ka lang, Ann. Huwag ka matakot. Hindi kita iiwan. Hoy, Ann. Huwag ka nga maarte dyan. Hindi tayo maaaring umalis dito nang wala si Mildred. Pati rin si Tinoy, no? Oo nga't uli lang tambay na lang yon. Pero tropa pa rin namin siya. Siyempre, tao pa rin yon. Kaibigan namin yon eh. Kesa magtalo-talo tayo dito, mas mabuti pa. Balikan na natin yung sasakyan. Tapos hanapin natin si Mildred. Ha? Eh, magpahinga muna tayo. Putya naman pre. Nasa 2 kilometro yung nilakad ko. Tapos masukal pa yung daan. At isa pa, madilim na. Sinabi ko naman sa inyo, listahin nyo na ang lugar na ito. Ang titigas ng ulo nyo. Hindi kayo marunong makinig. Nagulat na lang kami lahat nang bigla na namang pumasok sa eksena si Manong. Sa puntong yon ay hindi na ako nakapagpigil sa kanya. Kagad ko siyang nilapitan at buong lakas na kinuwelyuhan. Mabilis namang kumilos si Alex upang awatin ako. Hoy tanda! Kapag napatunayan kong may kinalaman ka dito, umanda ka. Pare, tama na yan. Huwag mo nang patulan si Manong. Bitawan mong tatay ko kung ayaw mo magkamatayan tayo dito.
Kaagad kong binitiwan ang matanda nang sa di kalayuan ay lumitaw ang anak nitong lalaki. May dala itong itak. Masama ang titig nito sa akin at dahil sanay na ako sa ganun tagpo ay hindi ako nagpatinag sa kanya. Siguraduhin niyo lang na wala kayong kinalaman dito. Dahil kung hindi, sinisiguro kong sasamain kayo sa akin. Sabay agaw ko sa backpack ni Alex. Alam ko kasi na nandun ang baril niya. Nagulat pa nga siya, pero hindi na ako pinigilan nito. Alam niyang handa kong kanain ang mag-ama kapag nagkamali ng galaw ang mga ito. Mabuti na lang at kaagad na inawat ang matanda ang kanyang anak at muli na silang nagbalik sa loob ng kubo. Bakit nyo ba inaaway yung matanda? Ayan tuloy, wala na tayong matutuloyan ngayong gabi. Kung balak nyo manatili dito sa tabing dagat, bahala kayo. Basta ako, pupuntahan ko yung sasakyan. Kailangan natin makahingi ng tulong sa otoridad. Wala nang nagawa ang mga kasamahan ko, kundi sumang-ayon sa akin na puntahan na ang sasakyan. Kahit si Alex nahapot pagod na, ay muling napilitang maglakad. Habang papalayo kami sa dalampasigan, ay doon ko na-realize ang sinabi ni Alex. Masukal nga ang daan at sobrang dilim. Pero no choice na eh. Hindi naman kasi pwedeng tumunganga lang kami sa tabing dagat. Mahalaga ang bawat sandali. Maaari kasing may nangyari na sa dalawa naming kasama. Matyaga namin tinahak ang daan tungo sa van. Mabuti na lang at may naitabi akong flashlight. Yun ang ginamit naming gabay ng pang-ilaw sa daan. Halos isang oras din ang ginugol namin bago ko pa natanaw sa di kalayuan ang sasakyan. Ngayon ay alam ko na kung bakit tapunga po si Alex kanina. Medyo bulubundukin kasi ang daan, kaya naman talaga nakakapagod. May alam ako sa sasakyan kahit papano. Tumutulong kasi ako sa talyer ng tiyuhin ko, lalo na tuwing bakasyon. Pero sa huli ay nabigo pa rin ako mapaandar ang van ni Alex. Mukhang starter na ang sira nun at tuluyan ang nadiskarga ang baterya. Sinubukan ko pang ang ipatulak sa kanila ang sasakyan, pero napansin na lang namin na nawawala na si Maribeth. Oh, eh nasa na si Maribeth? Pucha, nandito lang siya sa likod ko kanina. Jimmy, natatakot na ako. May kakaiba talaga nangyayari sa lugar na to. Baka napahamak na sila. Relax ka lang, Ana. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Jim, pare, hindi kaya may mga komunistang rebelde sa lugar na to? Komunista? Imposible. Nakita mo namang madaming checkpoint papunta sa lugar na to. At isa pa, kung komunista sila, dapat lahat tayo sabay-sabay na nilang binihag. Hindi kaya may killer na gumagala rito? O di kaya aswang? Tumigil ka nga pre, para kang hindi lalaki niyan eh. Eh sinasabi ko lang naman ng mga bagay na posibilidad. Tignan mo nga si Tinoy, bigla din nawala. Ang mabuti pa, huwag tayong maghihiwalay. Pantayan natin ang isa't isa. Guys, ano nang gagawin natin? Iwan na kaya natin ito sa sasakyan dito, tapos pumunta na tayo sa bayan. Hindi, mas ligtas tayo kung mananatili tayo dito sa loob ng sasakyan. Ipagpabukas na lang natin na pagpunta sa bayan. Wala na kami nagawa kundi sumang-ayon sa suwestyon ni Alex. Tama siya, mas ligtas kung magpapaumaga na kami sa loob ng sasakyan. Ganun na nga ang nangyari, doon na kami natulog. Dakong madaling araw ay nagising ako sa kalabit ni Ana. Nagpapasama itong umihi. Pinilit kong gisingin si Alex para magpaalam. Ano yun? Ha? E baka naman kung ano lang gagawin nyo. Huwag na kayong lumayo. Pwede naman yan dito sa loob eh. Ituring nyo na lang akong parang kahoy. Hindi ako titingin. Promise. Loko ka talaga eh no? Natatakot ka lang yatang maiwan dito eh. Ikaw na kaya sumama kay Ana. Joke lang pre. Sige ka. Baka maaswang ko pa yung chicks mo. Sira ka talaga. Sige na. Basta huwag lang kayong lumayo ah. Bumalik kayo agad. Sinamahan ko na nga si Ann sa di kalayuan. Nanghingi pa nga ito ng tubig.
Buti na lang, may baon kaming panglagay sa radiator na sasakyan. Ang gaga, jumervis din pala. Ang sabi niya kasi, ay iihi lang daw siya. Kaya pala nagtagal siya doon sa likod ng malaking puno. Maya-maya pa ay napaiktad ako sa aking kinauupuan nang biglang umalingaungaw ang boses ni Ana. Napabalikos ako ng takbo sa kinaroroonan niya. Sinalubong ako nito sabay yakap habang umahagulgol. Nanginginig ito sa takot at halos hindi makapagsalita. Pero sa totoo lang, hindi yon ang nakatawag ng pansin ko. Napatulala ako nang makita kong wala siya sa plot pang ibaba. Maging siya ay hindi niya rin napansin yon. Siguro ay dala na rin ng sobrang pagkatakot. May nakita daw siyang aninong mabilis na dumaan sa kanyang harapan habang dumudumi siya. Kaya agad daw siyang napasigaw at nagtatatakbo. Nako, mukhang positive. Malamang hindi pa siya nakapagugas. Medyo sumamyo kasi ang hindi ka nais-nais na amoy. Buong tapang kong tinungo ang likod ng puno kung saan siya nakapwesto kanina. Pinigilan niya pa nga ako. Pero kung hindi ko kasi gagawin yon, ay wala siyang isusuot pang ibaba. Naiwan niya kasi yon doon, pati yung tubig. Kahit ako ay kinakabahan din talaga. Pero nakahinga naman ako na maluwag nang wala naman ako makita doon. Bukod sa bombang galing kay Ann kanina. Matapos nun ay bumalik na nga kami sa van. Mga 20 metro lang naman ang layo nun. Pero nagulantang na lang kami nang hindi namin matagpuan si Alex sa loob. Kumabog na talaga ang dibdib ko. Ano to? Iniisa-isa kami? Kaagad kong inilibot ang paningin ko habang tinatawag na malakas ang pangalan ni Alex. Maya-maya pa ay natanaw ko na itong humahangos tungo sa direksyon ko. Galing si Kumag sa loob ng kakahuyan. Halos mautal ito at hindi makapagsalita ng maayos. Putlang-putla na rin ang balat niya at halata ang pagkagimbal sa kanyang mukha. Pati tuloy ako ay kinabahan na rin ng gusto. Pare, may nakita ako! Umayos ka nga! May nakita ako! Magsalita ka na maayos! Ano ba yung nakita mo? Sabi ko na sa inyo, Jimmy, umalis na tayo dito. Ano ba? Pwede ba? Kumalma nga kayo. Hindi makakatulong yung pagpapanik nyo eh. Pare, pumasok muna tayo sa loob. Bilisan nyo. Pare, huwag kayong maingay. Baka nasundan niya ako. Nasundan? Nino? Pare, nakakita ako ng halimaw. Isang aswang. Pulang-pula ang mga mata niya at naglalaway. Pare, baka namang guni-guni mo lang yun. O baka isang mabangis na hayop lang. Pare, alam ko ang nakita ko. Hindi ako basta-basta namamalik mata lang. Aswang talaga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Imuko lang kayo. Baka makita niya tayo. Inaamin kong unti-unti na rin kinakain ng takot ang buong pagkatao ko ng mga oras na yon. Pinipilit kong ikalma ang sarili ko. Pero tila nahawa na ako sa takot ng dalawa. Nabubwisit na din talaga ako kay Ana kasi halos hindi mapigil ang pag-iyak niya. Grabe talaga ng mga sandaling yon. Sobrang makapigilin ni nga. Payapang lumipas ang ilang minuto. Wala namang kakaibang nangyari. Naisip ko tuloy na baka nga guni-guni lang ng dalawa ang mga nakita nila. Nilingon-lingon ko ang paligid at akmang kikilos na ako upang bumalik sa pwesto ko nang bigla na lang may kung anong bagay ang bumagsak sa bubungan ng van. Hindi yun basta bagsak lang kasi parang lumulundag-lundag na yon sa itaas. Sa totoo lang, hindi na rin namin napigilan ni Alex ang mapasigaw. Mga barako kami, pero nilamon na rin kami ng takot. Unti-unti nang napipipi ang bubungan ng sasakyan dahil siguro sa bigat ng nilalang na nasa taas nun. Hindi na nakatiis si Alex at mabilis nitong binuksan ang pintuan ng van. No choice na kami ni Ana, kundi ang sumunod sa labas. Matapos nun
ay kanya-kanya kaming pulasan tungo sa labas. Ngunit napahinto ako nang matutukan ko ng flashlight si Alex. Nakadapa na ito at may kung anong nilalang ang nakaibabaw sa kanya. Halos takasan ako ng ulirat sa nasaksihan kong yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ba yon. Kung malaking aso lang ba o taong unggoy. Sabog-sabog kasi ang buhok nun at hindi ko rin makita ang mukha. Kasalukuyang kasi itong abala sa pagnasab sa balikat ni Alex. Wala na akong nagawa kundi labanan na lang ang takot ko. Nagmamadali kong tinampot ang tie wrench ng sasakyan. Nasa ilalim lang yon ng upuan at buong lakas kong inihataw yon sa limaw na yon. Lumingon lamang ito sa akin at tila hindi ininda ang paghataw ko sa ulo niya. Doon ko na nakita ang itsura nito. Tao pa rin naman siya na parang taong grasa lang, pero matatalas ang ngipin niya at talaga namang mapupula ang mga nalilisik niyang mata. Tigmak na rin ang bibig nito ng dugo buhat sa sugat ni Alex. Galit na galit itong sumugod sa akin. Hanggang sa matumba na nga ako. Si Ana naman ay tila tinakasan na ng katinuan habang tulalang pinapanood nito kung papaano ako lapain ng halimaw na yon. Buong lakas kong tinutulak ang halimaw, pero sadyang mas malakas siya sa akin. Bago pa ako makagat nito, natanaw kong bigla siyang napaiktad. Tila nasaktan ito at medyo nagkikikisay pa. Natanaw ko sa likod niya si Manong. May hawak itong buntot page at buong lakas niyang inihahataw yon sa aswang. Pinagmumura niya ito habang ginagawa niya yon. Hindi ka dapat nakikialam dito, tanda! Umalis na kayo sa lugar na ito! Hindi niyo pag-aari ang kagubatang ito! Magbabayad ka, tanda! Hindi pa tayo tapos! Hindi ko talaga inaasahan ang pagdating ng matandang kanina ay halos makaaway ko. Hindi ako makapaniwala, pero tinulungan niya kami. Iniwan naming nakatiwangwang ang van at mabilis na tinungo ang kubo nila Lola Banang. Doon ay sinubuyan ng matanda ang buong kabahayan ng asin. Sinubukan niya din gamutin ang sugat na natamo ni Alex. Lola, ang sakit po. Magiging aswang na rin ba ako? Magtiwala ka lang sa itaas, iho. Walang imposible sa kanya. Kitang-kita ko ang paghihirap sa mukha ni Alex. Halatang iba yung hapde ang dinaranas niya mula sa kagat ng aswang. Mabuti na nga lang, kahit papano ay may alam ang matanda sa panggagamot. Maya-maya pa ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Matama pa rin kaming nakiramdam sa paligid. Nagbili ng matanda na huwag daw kaming lalabas kahit na anong mangyari. Huwag na huwag daw namin bubuksan ng pinto o pintana habang hindi pa nag-uumaga. Napilitan na akong magpakumbaba at humingi ng tawad kay Manong Teban sa magaspang na inasal ko. Yun nga pala ang pangalan niya. Laking pasasalamat talaga namin sa ginawa niyang pagtulong. Sa totoo lang, ang pamilyang ito talaga ang pinaghihinalaan kong aswang. Kaya nga nagpumulit ako makaalis kanina. Pero mali pala talaga ako. Dakong alas dos na ng madaling araw. Nasa sala lang kami natulog ni Alex nang bigla kaming makarinig ng mga pagkatok. Alex! Pamilyar ang tinig na nasa labas. Si Mildred! Si Mildred! Napabalikwa si Alex at agad na tinungo ang seradura ng pinto. Pipigilan ko sana siya, pero nabuksan niya na ang pintuan. Tumambad sa labas ang basang-basa na si Mildred. Bumakas ang saya sa mukha ni Alex.
Kita ko rin ang pag-aalala ng kaibigan ko. Mildred! Mildred! Ayos ka lang ba? Saan ka ba nang galing? Kaagad niyang niyakap ang dalaga. Mildred, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na! Tignan mo, basang-basa ka pa. Baka magkasakit ka niyan. Matapos kong sabihin yon, ay nagulat na lang ako nang biglang itulak ng pagkalakas-lakas ni Alex ang jowa niya at kaagad nitong sinira ang pintuan. Alex, ano ba? Buksan mo tong pintuan. Bakit mo ba ako tinulak? Pare, ha? Ano bang ginawa mo? Bakit mo tinulak yung tao? Akmang bubuksan ko ulit ang pinto. Ngunit mabilis akong inawat ni Alex. Ikaw talaga, hindi ka na naawa sa tao. Bakit? Nag-away ba kayo? Pare, huwag mong bubuksan ang pintuan. Oh, bakit ba kasi? Si Mildred. Asuwang si Mildred, pare. Ha? Ano? Paano mo nasabi yan? Iniangat ni Alex ang duguan niyang kamay. Nanlaki din ang mga mata ko sa nakita kong yon. Ibig sabihin? Oo, pare. May sugat siya sa likod. Latay yun ng buntot pagi. Siya ang nakasagupa nating aswang kanina. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa sinabing yon ni Alex. Hindi kami makapaniwala na si Mildred pala ang aswang. Pero ang iniisip ko ng mga oras na yon ay baka nahawaan lang siya. Kasi kung siya talaga ang aswang, malamang nung natutulog pa lang kami sa tent, ay pwede niya na kaming atakihin. Alex, ano ba? Buksan mo ang pintuan. Sige, sisirain ko talaga to. Patuloy ang pagsigaw ni Mildred sa labas na ikinagising ng mga tao sa loob ng kubo. Ang asin! Sabuyan niyo ng asin ang pintuan! Natatarantang wika ni Mang Teban. Oo nga pala, malakas ang ulan. Malamang ay natunaw na ang asin na sinaboy niya kanina. Pero siguro ay may natira pa rin doon. Napansin ko kasi kanina na hindi makapasok si Mildred sa loob ng pintuan. Mabilis kaming tumalima sa matanda habang si Lola Banang naman ay nagdiktik ng bawang at isinaboy din sa paligid. Maya-maya pa ay nagimbal kaming lahat nang tuluyan ng mawasak ang dingding na pawid sa kusina. Mula doon ay tumambad ang tatlong aswang. Sa totoo lang, natulala kaming dalawa ni Alex ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at maagap si Mang Teban at kaagad na nasa buyan ng asin ang mga limaw na nakapasok. Kitang-kita ko na bahagyang nagbaga ang balat nila nang tinamaan yon ng asin. Nagsisisigaw sila sa sobrang sakit habang nagtatakbuhan papalabas. Matapos nun ay bigla na lang namin narinig ang malakas na pagsigaw ni Ann mula sa kwarto ni Lola Banang. Patakbo naming tinungo ang silid ng matanda. Naroroon si Lola at ang mga bata niyang apo. Nandun din ang lalaking anak ni Mang Teban na halos makipagpuno sa dalawang aswang. Nahuli na kami nang dating dahil nahablot na pala nila si Ana. Sa sobrang galit ko ay hindi na ako napigilan ni Alex na talunin ang bintana upang sundan ang mga halimaw na yon. Halos mawala na ako sa tamang pag-iisip sa sobrang gigil ko sa mga aswang na yon. Nabitbit ko pa ang itak ni Mang Teban kaya siguro nadagdagan na rin ang tapang ko. Nasa likod ko naman si Alex. Bitbit niya ang kanyang barel. Halos ilang metro pa lang ang layo namin sa kubo nang marinig namin ang sigawan ng mga tao sa loob nun. Wala na kaming nagawa ni Alex kundi balikan yon. Ngunit nakita naming halos mawasak na ang bahay ng matanda. Nagtakbuhan na papalayo sila Lola Banang at Mang Teban kasama ang kanilang pamilya. Hahabulin pa sana sila ng mga aswang pero sinigawan ko ang mga yon. Nagulat pa kami
dahil nasa lima na ang bilang nila. Pare, bakit mo pa sila tinawag? Alex, takbo! Napilitan kaming kumaripas ng takbo ni Alex nang mapansin namin na parami na ng parami ang bilang nila. Sa tansya ko ay nasa 10 na yon. Positive, kasama doon si Mildred. Habang mabilis kami tumatakbo papalayo, ay walang habas na nagpapaputok si Alex hanggang sa tuluyan nang naubos ang isang rounds ng bala niya. Hindi kami tumigil sa pagtakbo ni Alex hanggang sa tuluyan na kaming mapagod. Pare, si Ann, balikan natin siya. Pare, wala na si Ann. Tanggapin na lang natin na wala na tayong magagawa pa dun. Sa totoo lang, may punto si Alex. Ano pa bang silbi ng pagbalik namin kung tuluyan nang napatay si Ana? Pinagpalagay na lang din namin na naprotektahan nila Mang Teban ang kanilang pamilya. Sa totoo lang, natuwag na kaming bumalik ni Alex. Ayaw pa naming mamatay. Marami pa kaming pangarap sa buhay. Maya-maya ay nadaan na namin ang lugar kung saan tumirik ang van na aming dala. Hindi na namin ipinagtaka nang hindi na namin makita yon sa kinalalagyan nito. Malamang ay inilikpit na yon ng mga aswang. Halos mag-uumaga na nang makarating kami sa lugar na meron ng mga ilang-ilang bahay. Kaagad kaming tinulungan ng mga taong nakakita sa amin. Halos hindi kami makapagsalita ng kaibigan ko si Alex. Sugatan kami, pero sa akin ay pawang galos lang. Ang malala ay yung kay Alex kasi nga nakagat siya ng aswang. Habang ini-interview kami sa barangay ay halos hindi kami makausap ng matino ng chairman. Nakatulala pa rin kami at hindi makapaniwala sa naranasan namin yon. Maya-maya pa ay saglit na lumabas ang kapitan mula sa kanyang opisina. May tawag kasi ito mula sa Maynila. Nagsimula na kaming mag-usap ni Alex. Hindi namin alam kung papaanong umpisahan ang pagpapaliwanag namin. Hindi rin kami sigurado kung paniniwalaan ba nila kami. Ilang saglit pa ay muli na namang nanikip ang dibdib ko nang matanaw ko sila Mildred sa labas. May kasama itong limang kalalakihan at tila kinakausap pa ang isang barangay tanod. Itinuro pa ng tanod na yon ang siled na kinaroroon na namin ni Alex. Hindi na kami nag-aksaya ng sandali. Kaagad kaming gumaripas ng takbo. Sa likod kami ng barangay nagdaan at muli ay hindi kami tumigil hanggat hindi kami nakakalayo sa lugar na yon. Sa totoo lang, Boss Creep, para kaming taong grasa nang makauwi kami ni Alex ng Maynila. Gusgusin na ang damit namin at lipas na ang mga gutom. Mabuti na nga lang kahit papano ay nakasabay kami sa ilang truck na palawas ng Maynila. Pero mga 3 araw pa kami bago nakauwi. Mga ilang araw din kaming hindi nag-usap ni Alex at paminsan ay tumatawag na lang ako sa bahay nila gamit ng telepono. Noong una ay ayos naman daw ang lagay niya, pero tulad ko ay hindi rin siya naglalabas ng bahay. Ngunit nang huling beses ko siyang natawagan ay nanginginig sa takot ang boses niya. Nakita niya raw kasi si Mildred malapit sa aming paaralan. Takot na takot ito at halatang balisang balisa habang binabanggit niya ang mga bagay na yon. Yun na ang huling beses ko siyang nakausap bago ko pa nabalitaan na nawawala si Alex. Nang mga sandaling yon ay ura-urada ako nagpahatid sa tiyuhin ko papuntang Pierre. Napagdesisyonan ko na umuwi na lamang sa probinsya ng nanay ko, tawid dagat yon at malayo, bandang Visayas. Sa maniwala kayo o sa hindi ay dito na ako nanirahan at nagkaroon ng pamilya. Hindi na ako muling bumalik pa sa lugar namin sa Tondo hanggang sa tuluyan na nga maibenta ang bahay namin doon.
Hanggang ngayon ay wala na akong balita sa kaibigan ko si Alex. Sana naman ay ligtas siya sa mga sandaling ito. Sadyang binago ko po ang lahat sa kwentong ito, boss. Sana maunawaan ng mga listeners mo. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa kwento kong ito. Pero pawang katotohanan lang po ang lahat ng ibinahagi ko dito. Maraming salamat, Boss Crip, sa pagpili ng kwento kong ito. God bless po sa channel mo, Jimmy.